Yo, what's up mga SAITV? Nagbabalik tayo sa ating Converge content dahil hindi tayo mapag-moto vlog. Converge content muna tayo, no? So, meron akong ituturo sa inyo. Marami nang nagtatanong nito. So, sasagutin na natin. Paano daw ipaterminate yung internet ni Converge? Or halimbawa, ayaw nyo na sa Converge internet, paano ang gagawin? So, sasabihin ko na sa inyo kung paano at kung ano yung gagawin at mga kailangan pagkatapos ng intro. Hashtag Ricky WiFi lang! So, ayun na nga, nagbabalik na nga tayo, no? Para mapaterminate nyo yung inyong internet kay Converge, ang unang-una nyong gagawin ay tatawag kayo sa click to talk. For residential, press 1. For SME, press 2. Or kung malapit kayo sa kanilang mga service center, magpupunta lang kayo doon at magdadala kayo ng valid ID. Valid ID nung account holder. Kung sino yung nag-apply kay Converge. Kung sino yung nakapangalan sa account. Ayun ang gagawin nyo, no? Or kung tatawag naman kayo sa click to talk, isi-send nyo sa email nila. Pero bago nyo isend sa email nila, kailangan nyo munang tumawag sa click to talk. Sasabihin nila kung saan email isi-send yung mga requirements. At pangalawa, kailangan nila nung picture nung nasa likodan nung router, yung nasa ilalim, yung ganito. Ayan, yung ganyan. Kailangan nilang malaman yan. Kasi aalamin nila yung serial number ng modem mo at yung MAC address ng modem mo kung sa'yo talaga nakapangalan yung isasubmit mo na ID. Ayan yung ang mga unang gagawin mo, no? So, yun nga, pagpupunta ka sa Converge mismo, kailangan may nakaready ka na na picture ng modem mo na ganito. At pangatlo, ang gagawin mo ay dapat wala kang outstanding bill. Or, ang ibig ko sabihin, wala kang remaining na utang, wala kang utang sa iyong internet connection. Mas maganda kung ipapaterminate mo yung internet mo kapag tapos ka na sa lock-in period kasi wala ka ng additional na babayadan. Halimbawa, gusto mo nang ipaterminate na kadalawang buwan ka pa lang kay Converge, babayadan mo lahat ng buwan na hindi mo nagagamitin. So, halimbawa ang internet monthly mo ay 1,500 plus, syempre meron dyan binabayadan na installation fee. Halimbawa ay hindi kayo pre-installation fee, meron pa rin dyang binabayadan na yung parang advance payment. Or basta halimbawa additional na lang natin na 165. Ayan, so halimbawa ito yung monthly mo. So 2 years ang lock-in period, nakakadalawang buwan ka pa lang at ipapaterminate mo na at gusto mo nang ipaterminate, babayadan mo yung 22 months. So halimbawa ito nga yung monthly bill mo, times 22 mo yan, ito yung babayadan mo kay Converge para mapaterminate mo yung iyong internet. Okay? Sa mga magpapaterminate nang hindi pa tapos ang kontrata, ganito ang mangyayari. Imu-multiply nyo yung remaining na mga months nyo na hindi nyo na gagamitin yung inyong Converge. So, sayang, no? So, kung tapos nyo na yung kontrata, halimbawa, tapos naman na kayo sa kontrata, so, eto na, tapos na kayo sa kontrata na 24 months lock-in period. Ganun pa din ang gagawin nyo. Tatawag pa din, i-ready nyo yung ganito at valid ID. I-check nila kung wala talaga kayong utang. Tapos nun, meron kayong isang buwan na palugit. Okay? Kasi meron kayong advance payment na 1 month. So, dun sa pang 25 months,
libre na yung isang buwan na yon. Hindi siya libre kasi bayad mo pa din yon. No, so kung bayad mo naman talaga yon, I mean, hindi mo gagamitin yung advance deposit, no? Marerefund yung iyong advance deposit. Halimbawa, yung pang 24, yung pang 20, halimbawa, dapat tatawag ka na ng advance para mabayadan mo yung pang 25 months. Kung hindi mo babayadan, ang mangyayari, magagamit mo yung sa deposit na 1 month. So, nasusundan nyo ba? Ulitin ko, kapag bayad kayo ng pang 25 months, marerefund nyo yung inyong bill deposit. Okay? So, kung hindi nyo naman babayadan yung pang 25 months nyo, yon magagamit nyo yung bill deposit. So, eto nga, ulitin natin. Kung babayadan nyo yung pang 25 months or kung bayad nyo na yung pang 25 months, marerefund nyo yung bill deposit. Bibigyan kayo niya ng tracking number sa LBC nyo makukuha. Okay? So, kung gusto na, so, eto naman yung isa. Kung gusto nyo na talagang ipa-terminate at inantayin nyo lang yung pang 24 months, yung pang 24 months, inantayin nyo lang, tawag na kayo kagad, sabihin nyo kay Converge na ipapa-terminate nyo na. So, para yung sa next month na pang 25 months, magagamit nyo na yung advance deposit nyo at hindi na kayo kailangan pang magbayad ng pang 25 months. No? So, sana naintindihan nyo. So, paano malalaman kung talagang disconnected ka na? Siyempre, mawawalan ka na ng internet. Hindi ka na makapag internet no, no? So, ayun, ganun ang gagawin nyo. Napakadali lang naman yan. At kung ako sa inyo, mas maganda na gamitin nyo yung bill deposit nyo. Yun yung gamitin nyo sa last na months ng inyong Converge. So, eto yung mga ibang nagtatanong. Makakasuhan ba sila kapag hindi na nila binayadan, pag hinayaan na lang nila? Dahil nga mayroong kontrata, maaaring makasuhan kayo. So yun nga, sa experience ko, sa mga kaibigan ko, no, yung mga dati nilang internet, hindi na nila binayadan, like IPLDT, pinapadalahan sila ng demand letter na kailangan nilang bayadan or parang pananakot, ganun. Pero syempre, obligasyon mo pa din yon. Pero kung hindi mo naman talaga nagamit, para sa akin, okay lang hindi na bayadan yun. No? Para sa akin lang kasi hindi mo naman nagamit. So, ayun. Tsaka napakaliit naman ng, ano yan eh, napakaliit ng chance niya na parang makasuhang ka. Based on sa experience ko, no? So, ayun. Kung ayaw mo lang talagang ma-blacklist, kasi parang mabablacklist ka sa, ano yan eh, sa Converge. So, hindi mo na pwedeng magamit yung pangalan mo. So, ibang pangalan na lang gagamitin mo. Sa pag re-register ulit kung gusto mo ulit kay Converge. Hindi naman yan nakaka-apekto sa mga ibang internet, sa mga ibang internet service provider, no? Hindi yan nakaka-apekto kung blacklist ka kay Converge ka lang yan blacklist. So ayun, kung gusto mo lang mas clear yung pangalan mo at wala kang mga atraso-atraso, no? I-clear mo na lang at antayin mo yung matapos yung lock-in period. Pero kung gusto mo na talagang ipa-terminate, so nasa sayo, nasa choice mo yan. So sana natutunan nyo yung process kung paano ipa-terminate yung internet connection ni Converge. Ganun lang kadali. At tsaka sana huwag nyo kakalimutan yung advance deposit nyo kung tapos na kayo sa inyong mga kontrata at gusto nyo na lang tapusin na si Converge to. So ayun, like, share, and subscribe mga katropa kong budol dyan. Bye bye. Dito na lang muna. Comment down below pag may mga tanong kayo dyan. Chill lang, relax me,